magandang hapon sa inyo mga kabisyo. Kapiling nyo na po ngayon ang babaeng hindi po naligo. Oo nga, grabe, hindi ako naligo ngayon kasi naliligo na po ako sa kagandahan. Etching lang ako po ito, si Rocky, Rocky Tera. At ngayong araw po na to, aba, may babae din pong hindi naligo ngayon. Kasi naliligo na po siya sa kagandahan at sa talento. Grabe, napakagaling po! Let's all welcome Miss Morissette Amon! Yay! Woo! Kabisyo, hello! Sigawa naman kayo! Woo! Ako nalang sa sarili ko. So, kamusta naman? How do you pronounce your surname? Amon. Amon. Para sa shout. Amon. Amon. Yes. Pero ngayon po, dinadala ko na lang po is Morissette na lang. Oh, okay. So, Morissette na lang. Yes. So, how does it feel na from being a stage actress? Kasi, actually, nakikita ko, may very fan ako ng ano, yung mga theater plays. Opo. Lalo ng repertory Philippines. So, nakita ko, High School Musical, lead ka doon. Tapos, ngayon nakita ko, oh my God, ang galing-galing niya sa The Voice. Tapos, ang galing-galing niya sa, ano, ang galing-galing niya sa TV, and even sa live performances. So, how does it feel na ganun yung natahak mo at ngayon na yung napunta, eto na yung napuntahan mo ngayon? Super happy po ako and syempre super grateful ako sa mga experiences na kahit ups and downs. Mm-mm. Kasi syempre kung hindi dahil doon sa mga experiences na yun ay hindi ako makarating kung saan man po ako ngayon. Mm-mm. So, nung bata ka pa, talagang feeling mo talaga may talent ka na sa... Dream ko po talaga. Tsaka musically inclined po kasi yung family namin, so hindi nawawala yung music sa bahay. Okay. So, laging may music. Yeah. Kahit nasa CR, may music. Yeah, kahit anong ginagawa. Kahit music talaga. Grabe, ang galing. Pero, yung pagiging musically inclined mo, nadadala naman doon, hindi lang sa pagkanta, pati sa pagsulat. Nagsusulat ka ba ng mga kanta? Yun, tinatry ko pa po ngayon. Mm-hmm. Pero, I'm more into singing as of now and then dancing din po minsan. Mm-hmm. And then, yun, kinakanta ko po muna ngayon yung mga compositions ng ibang mga songwriters dito sa Pilipinas. Ang dami din kasi. But I'm very sure makapag-produce ka rin ng isa mong composition. Napakagaling mo. Wala pa akong experience. Experience talaga. Sure, okay. Malay natin, di ba? One of these days. And right now, nandito nga sa number one radio station. At grabe ha, piniplay namin yung kanta mo ha. Akin ka na lang. Oh, yes! Yes! Sintonado! Nahiya tuloy ako bigla. Actually, yung akin ka na lang, di ba? Napinlayan sa amin. Kapag wala kaming matpatugtog at kapag under time yung programa namin ni Like a Barista, yan yung dinadagdag namin. Oo! Ay, baka mamaya marinig ng playlister yan. Magulat siya. Uy, pero yun nga, kasi napakaganda nung napakaganda ng boses mo, napakaganda rin ng message nung song, diba? Plus, ngayon nga, nandito na tayo sa part na meron kang album at self-titled ito. Oh. Yes. So, tell us about your album. Yes, ito nga po yung very first album ko, self-titled po under Star Music. Mm-hmm. And nandito po sa album na to, mostly originals. Mm-hmm. And meron din siya mga bonus tracks, mga theme songs na nagawa ko po sa Kapamilya Network, including din po yung movie theme song ko na, yung movie na yun, starring Kathniel, Crazy Beautiful You. Oh my God. And meron din po mga minus one dito. So, mm-hmm. syempre sa mga gusto gumawa ng version. Tapos gusto makisabay or makasingalong mga songs ko, ayan. Pero hindi ka naman nagpapasabay eh. Tapos boses mo eh. Hindi kaya. Diba, paano mo kakantayin yun? Diyos ko, diba piyok-piyok na ako, diba? Pero anyway, thankful pa rin kami kasi yan, meron ka na nga na-produce na album. And this is under Star Music. Star Music. And sino naman yung mga composers ng album na, ng mga songs na album na to? It's mostly Kiko Salazar. Itong si Kiko Salazar, siya din po yung composer ng Akin Ka Na Lang. Mm-hmm. Siya yung ako yung interpreter sa song niya for Himig Handog. Mm-hmm. And marami po, a lot of other composers dito like Arnie Mendaros. Mm-hmm. And of course meron din tayong song dito from Sir Joven Tan na revision ko po yung anong nangyari sa ating dalawa na nanalo din sa Himig Handog past year. Mm-hmm. So yung mga ganong moment, syempre sila yung nagsulat ng kanta para sa iyo. And then paano kayo nag-work? Ano yung sinasabi ba sila? Yung tip na, ganito yung atake sa ganitong ganyan. Ganito yung, iba po yung relationship per artist and composer. Mm-hmm. So, paano? Yung sa amin naman ni Kiko,
Bago kami nag-record, nag-uusap kami about kung ano yung story ng song. So, saan siya nanggagaling. Ah, galing may pinaghugutan. Hugot talaga. And then, from there, pag nag-record naman po kami, kinakanta namin yung song, of course, sa tono na gusto namin. At the same time, kasi si Kiko ayaw niya yung masyadong perfect. Gusto niyan yung may emotion. Oh, yung para, may mga mali-mali din. I like it. Parang ano, theatrical. Ay, ang galing nga naman. In fairness naman na, very unique yung gusto niyang mangyari. Mm-hmm. And yun din naman siguro yung gusto mong mangyari. Opo. Oo. Pero ano ah, talaga iko-comment lang kita. Sobrang galing mo talaga. Promise. Thank you po. And I'm very sure na one of these days, grabe, invite ka na sa mga international channeling. Let's go there. Let's go. Malay natin, di ba? But, eto nga. Eto, a cover song, sabi dito sa iyong ano, meron ka daw cover song of Sharon Caneta's Mahal Kita. So, how does it feel to cover a song na si Miss Sharon yung kumanta? One and only megastar, no? Oo. Nakakatuwa po. Actually, nung binigay itong song, ito yung isa sa mga una na song sa binigay sa akin. Sabi na mag-cover ka ng Sharon song. Tapos biglang nalaman na namin, bumalik sa pagiging kapamilya si Ate Shao. So, nakakatuwa. And di ko alam kung narinig niya yung song, pero sana magugustuhan niya yung version. I'm sure magugustuhan niya yan at magugustuhan namin yan. Lalo na kapag binigyan mo kami ng album mo. Kasi. Sir London kasi, ano ba yan? Yung nagbibigay ng album. Pero eto nga, sa iyong album ayun, meron kang carrier single na Di Mapaliwanag. Okay. So, Di Mapaliwanag. Ano ba yung meaning ng song na yon? Ano ba yung pinahihiwatig ng song na yon? Please tell us. Gusto ko yun. Syempre, it's that feeling na you're attracted to someone pero hindi ka talaga sure. So, meron nga ba? Meron nga ba, baby? Meron! Hindi mo explain na, okay, gusto ko siya pero di ako sure, convinced talaga kung gusto ko talagang lapitan. No. Or kasi baka ma-hurt ka. So, may takot din. Pero may ganun ka rin feeling. Sa mga crush. Oh, sino crush mo? Hindi, wag na natin alam eh. Yes, ang cute. Nakakaloka. Pero, yun nga, katulad ng sinabi mo, yan, yung di mapaliwanag, diba? So, gusto ko rin ipaliwanag mo sa akin. kung ano yung kantang to na ikakantahin mo siya. So, kakantahin mo siya, please give us a sample. Oh, sample. Yun. Di Mapaliwanag. Yes, Di Mapaliwanag. Pwede rin, malapit na yun sa tono. Chorus po. Ito yung chorus ng Di Mapaliwanag. Sa iyong tabi, ang puso'y di mapakali, ngunit di mapaliwanag, di mapaliwanag. Pag-ibig sa iyo'y tumitindi, di mapaliwanag, di mapaliwanag. Oh, yeah. Why not? Oo nga, ako na yung dulo ah. Akala nyo si Morissette pa rin. Ako na po yun. Ay, etching lang. But anyway, di ba, ang ganda ng boses niya compared sa boses ko. Pero ayan, kaya nga siya nagkaroon ng carrier single, di ba? Ako meron ng carrier na aircon sa bahay. Diba? So, yon. So, eto naman. Etong part na to, syempre, record mo lahat yung mga songs sa album mo. So, saan ka kumuha ng inspirasyon? Sino-sino yung mga inspirasyon mo para ikaw ay mag-produce pa ng maraming kanta at makakanta ng mga songs na mga na binibigay sa'yo? Syempre po, inspiration ko sa mga hugot na mga sabi nga po nila. It's more on experiences lang po. Mm-mm. And then, sa mga tao naman, syempre yung family ko, sa lahat po ng sumusupport po sa akin, syempre iniisip ko na mapapasaya ko sila sa ginagawa ko. Yeah, so, yan, tuloy-tuloy lang. Syempre yung mga Mowinatics. Grabe din po talaga yung effort nila kahit maliit. Yun, nag-effort ko talaga sila para lang iparating sa akin na yun, nandyan lang sila lagi para sa akin. Oh, nakaka-touch naman yun. Na-touch. Oh, na-touch ka naman dun. Pero grabe, ang cute tawa niya. Yung sa'yo pa yan din. Oh, yun ako sa'yo, natutuwa. yung sa'yo pa demure, yung sa'kin pang walang ya. Ay, etching lang. But anyway, please invite everyone, lahat ng mga kabisyo natin na ikinig sa 90.7 Love Radio na kumuha, bumili ng album mo kasi kapag hindi sila bumili ng album, ganito, mawawalan sila ng tigyawat. Oh my God. Sa mukha pero malilipat sa likod.
ayun tayo. Mga kabisyo, ito na po. This is Morissette and I would like to invite all of you to please grab a copy of my self-titled album, of course, under Star Music, featuring my career single, Di Mapaliwanag. I'm available in record bars na po nationwide and online music stores such as starmusic.ph, amazon.com, mymusicstore.com.ph, and iTunes Store worldwide. Maraming salamat po, mga kabisyo! Ayun, salamat! And maraming salamat din sa iyo, Morissette. Dahil pinaunlakan mo rin ang aming, ang aming paanyada, na bumisita ka rin dito sa amin. Kasi sinabi ko na yan doon sa playlister namin. So, baka pwede naman, pa-interview. Ako yung mag-interview sa kanya. Yes! Ako pa talaga, oo. Pero, syempre, gusto na rin namin ipaalam sa lahat na pwede nyo pong i-stalk si Morissette. Yun talaga, i-stalk nyo po siya sa kanyang social media accounts. And of course, i-stalk nyo po siya din sa mga upcoming events niya. Okay, yes. Please invite them. Ayun po, mga kabisyo, yung Twitter and Instagram ko po is It's Morissette, spelled I-T-S-M-O-R-I-S-S-E-T-T-E. Mm-hmm. And sana din po ay abangan nyo po ako sa mga upcoming events ko. Sa April 25, ay nandito po ako sa Aliu Theater for Aliu, for the Aliuan Festival. And April 26, nasa Empress Awards po ako. May 1, sa Cabanatuan, Nueva Ecija. May 2, sa Alcala, Pangasinan. May 24, nasa Cebu po ako for ASAP. May 27 to 30, nasa Dubai. And May 26 to July 6, ay nasa New Jersey and Virginia, United States of America po ako for TFC. Wow, ang dami! So, ayan po, i-stalk nyo na po si Morissette dyan. Padalan nyo po siya ng kahit ano po. Yun, mga pagkain, o kaya mga kung anik-anik. Lollipop yan. Ayan, maraming salamat, Miss Morissette. Amon, grabe. Thank you so much. Isang karangalan sa akin na ma-interview ka ngayong araw na to. So, lalang, ano man sabi nyo, ha? Galing, no? Ang ganda pa. But anyway, ayan, maraming salamat again. Thank you so much. Ayan, na muli po. Yan po, si Miss Morissette Amon. Supportan po natin ang kanyang album na self-titled Morissette. Ayan. At supportan din natin ang kanyang career single, Di Mapaliwanag. Okay, kabisyo, nakasama niyo po ang dalagang Tambok, malamay, pero Kartada 8 naman. Ako po ito, si Rocky. Rocky Tera. Ika'y nakatutok dito lang sa Vision mo taon-taon. 12 years na po kaming number one. Kailangan pa bang i-memorize yan? Gusto ko kantayin mo yung kailangan pa bang i-memorize. Kailangan pa bang i-memorize yan? Ganon. Ganon? Oo, ganon. Ang ganon na pagkakanta mo kayo. Ay, nangihiyaya ako. Dali na, kailangan pa bang i-memorize? Kahit ano pong tono, basta anay mo lang. Wow! Laruin mo na. Ako sabi ko lang, hindi ako sa writer. Sige. Kailangan pa bang i-memorize yan? With the whistle. Yon. Ay, aba, hinahanap. Hinahanap po. Yun lang yung akin. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. With whistle. Hello! Ang galing niya! So that's it, kabisyo. Maraming salamat.